So guys, isang mapagpalang araw po sa atin lahat, no? Today, i-discuss po natin kung ano nga po ba ang meaning ng ating odometer, trip, average, range, at echo mode. Unahin po natin sa odometer. So, ang odometer po, dito po tayo nagbe-base kung gano'ng kahaba na po yung tinatakbo ng ating sasakyan. So, kung yung sa akin po mapapansin nyo, masyado na siyang mataas, gawa ng magpa 5 years na po si Wigo ko. Then, ito pong odometer natin, dito po tayo nagbe-base kung minsan kung kailangan na po natin mag-change oil. So, may iba't ibang klase po ng change oil, no? May nagpapa-change oil po ng 1,000 km, 5,000 km, then 10,000 km. So, yun sa akin po, no? Kada 10,000 km po ako nagpapa-change oil or nagpapa-maintenance. So, isa rin po yan sa mga basihan ng mga nagbabuy and sell ng kotse at bumibili na second hand. Tinitignan po nila kung gano'n na po ba kahaba o kalayo ang tinakbo ng isang sasakyan. Then, ang sumunod po natin yung trip. Ito pong trip na to, na-re-reset po natin siya. Bali yun sa akin po, kaka-reset ko lang po siya nung last week. Kaya po ngayon, naka 169 kilometers pa lamang po tayo. Then kung i-re-reset nyo po siya, kailangan nyo lang po pindutin nyo sa right side ng long press. Then, next po natin yung average. Ano nga po bang average? Ang average po, yan po yung konsumo ng gas natin. So, kung sa akin po, dahil city driving po tayo ngayon, nagta 12 kilometers po tayo per liter. So, pag city driving po, ganyan lang po ang range niya. 12 to 14 to 16. Then, kung long drive naman po, maabot po siya ng 30 to 40 kilometer per liter. Then, next po natin yung range. Ano nga po ba ang range? Ang range po, ito po yung basehan natin kung ilan pa yung natitirang gas ng ating sasakyan. So, sa akin po, kung mapapansin nyo, meron pa po akong 243 kilometers na itatakbo. So, para sa akin po, ito pong sasakyan natin na Wigo is napakatipid po niya. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng sasakyan na inilalabas matipid. Pero ito pong si Wigo natin, talagang subok na po na matipid siya sa gas. Then, next po natin yung eco mode. So, ano po ang eco mode? In short po, eco-friendly. Yon. So, ano nga po ba yung nagagawa nito? Ang eco mode po is, nagbubuga po siya ng malinis na usok. Then, yung makina po natin, yung hatak ng makina ng natin, hindi po niya gaano pinapalakas. Pinapababa niya po. Kaya dun po tayo nagkakaroon ng pagtitipid sa gas. So, kung dito po sa atin, dapat po lagi siyang naka-eco mode. So, wala naman po siyang pinagkaibagaan, no, sa naka-eco mode o sa naka-eco off. Parehas lang din naman po siya. Hindi nga lang po ganun kataas yung pagpalo ng RPM natin dito. So, sa akin, 2.5 hanggang 3 lang dapat ang RPM natin para hindi po gaanong may stress yung makina natin. Then, hindi po ganun kalakas kumain yung gas natin. Then, yun lang po. Sa pag-re-reset naman po, dito po tayo sa left side. Ay, sa right side. Ilo-long press lang po natin siya at least 2 seconds to 3 seconds. Then, makikita nyo po, magbaback po siya sa 0. Then, dito po, sa kaliwa po, ito po yung oras natin. Ganun din po, kung papalitan po natin yung time niya, ilo-long press lamang po natin siya. Then yan, makikita nyo po na magpapalit yung sa minutes niya. Then kung gusto nyo naman po sa hour, pipindutin nyo po dito yung sa right side.
Yan, nakikita nyo po, napapalitan na siya. So ayun lang guys, no, maraming salamat. Huwag mo kayo kalimutang i-like at i-share yung video na to kung nakatulong sa'yo, no. Then subscribe na din para ma-update kita sa mga bagong video. Marami pa akong ilalabas about sa aircon, about sa maintenance at kung ano pa pan. Kaya yun, no, maraming salamat sa panonood ng vlog na to.